Sa Maranding River sa bayan ng Lala sa Lanao del Norte, inanod ng baha ang sangkaterbang driftwood at mga troso na pinangambahang magdulot ng pag-apaw ng tubig. Kasagsagan ito ng pananalasa ng bagyong Agaton. Sa gitna ng pagtatanggal sa mga kahoy, natagpuan ang bangkay ng isang bata. Hindi pa naglalabas ng impormasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkakakilanlan ng biktima. Sa gitna naman ng laot sa Camarines Sur, namata ang palutang-lutang ang dalawang mangingisda. Nailigtas sila ng mapadaan ng isang pampasaherong bangka na patungong tinambak. Ayon sa mga mangingisda, hinampas sila ng alon kaya lumubog ang kanilang bangka. Kumapit lang daw sila sa ilang bahagi nito habang naghihintay ng tulong. Na-rescue rin ang siyam na sakay ng isang barkong galing China. Nananalasan noon ng bagyong Agaton nang matanggap ng mga Coast Guard sa Pambuhan Northern Samar ang paghingi nila ng saklolo. Batay sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng butas at pinasok ng tubig ang barko matapos itong hampasin ng malaking alon. Lubog na raw ang likuran bahagi ng Jinming 16 ng datna ng rescuers. Mga galing Taiwan, Hong Kong at mainland China mga sakay ng barko. Isa namang foreigner ang nasawi sa Numansha, Aklan matapos umanong atakin sa puso dahil natrap sa rumaragas ang baha. Sa bayan ng Kalibo, nagpatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan. Pinangambahan kasing umapaw ang Aklan River dahil sa walang humpay na ulang dulot ng bagyo. Yung tubig na to, mas malaki siya kaysa sa usual. It's much better na mag-preemptive evacuation tayo kaysa sa rescue. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Isabela Basilan dahil sa malakas na ulan. Umabot hanggang Bewang ang baha sa Barangay Baluno. Walang napaulat na inilikas pero nakahanda ang mga evacuation center. Sa Palo Leyte, hindi man kalaliman ng baha, problema pa rin ito ng maraming residente. Pinangangambahan kasi magtagal pa ang tubig sa mga kalsada dahil sa kawalan ng sapat na drainage. Bukod sa baha, nakaranas din ng landslide ang iba pang lugar dahil sa bagyong Agaton. Isa na rito ang Viga, Catanduanes. Halos dalawang linggong tuloy-tuloy ang ulan sa lugar, kaya bumigay ang lupa sa bundok at humambalang sa isang pangunahing kalsada. Nagkaroon din ng landslide sa mga bayan ng Baras, Bato at Karamoan. Nakataas pa rin ang state of calamity sa apat na bayan. Gumuho rin ang lupa sa Barangay Malubago sa Manito, Albay. Hindi direktang apektado ng bagyo ang bayan, pero nakaranas pa rin sila ng masungit na panahon. Dahil dito, napurnada ang pagbabalik eskwela sana ng mga estudyante. Limang bayan na nagkansela ng klase sa lahat ng antas dahil sa malakas na ulan. Sa Palawan, labing isang bayan naman ang naapektuhan sa pagdaan ng bagyong Agaton. Umabot sa mahigit 1,500 na mga pamilya ang kinailangang ilikas. Maagap naman daw ang pamamahagi sa kanila ng relief goods. Bam Alegre, GMA News!